ang bungad na eksena, nalaman natin na ang kaguluhan ay kumalat sa buong mundo at tinawag ito ng mga siyentipiko bilang solar crisis. Habang ang araw ay patuloy na lumalaki na higanteng pula, nanganganib na lamunin nito ang Earth sa loob ng 100 taon. Upang maiwasan ang sakunang ito, ipinakilala ng United Nations, na kilala ngayon bilang United Earth Government o UEG, ang Moving Mountain Project. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay bumuo ng 10,000 napakalaking nuclear fusion engine na maaaring magtulak sa Earth palabas ng solar system patungo sa isa pang matitirahan na star system. Sa kabila ng dakilang layunin ng proyekto, ang mataas na gastos sa pagpapatakbo nito at labis na pagkonsumo ng resources ay nagdudulot ng kaguluhan at protesta mula sa mga taong walang pakialam sa trahedyang hindi pa nangyayari. Lalong tumindi ang protesta nang magsara ang UEG at ipagbawal ang Digital Life Project o DLP, isa na nagmumungkahi ng patuloy na sibilisasyon ng tao sa pamamagitan ng digital immortality at pagbuo ng mga teknolohiyang nag-a-upload ng isip. Bilang paghihiganti, ang mahusay na armadong DLP ay patuloy na nanghahack at nagsasagawa ng terrorist attack sa UEG. Sa isang punto, napansin ng UEG na nawawala ng tiwala ang mga tao sa kanilang proyekto at pinag-iisipan nilang ihinto ito. Gayunpaman, kinumbinsi ng embahador ng China na si Zhou Zizi ang lahat na magpatuloy. Bilang unang bahagi ng Moving Mountain Project, sinimula nila ang Lunar Exile Program na nakatuon sa pagtulak sa buwan palayo sa Earth. Para dito, gumamit ito ng 3 fusion engine para mabawasan ang gravitational pull ng buwan. Maraming tao ang sinanay bilang mga astronaut para sa gawaing ito. Ang isa sa kanila ay si Liu Peicheng, na dumating sa Space Elevator Base na napapalibutan ng mga nagpoprotesta. Nakaduty ang mga armadong gwardya para pigilan ang mga nagpoprotestang ito na makapasok sa lugar. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nagawang makapasok, ngunit agad siyang nasupil ng trainee astronaut na nagngangalang Han Duo-Duo. Si Liu ay agad na nabighani sa kanya at iniisip ang kinabukasan kasama siya. Kasunod nito, ang mga bagong trainees ay ini-escort sa space elevator para sa kanilang unang pagsubok. Ang elevator na ito ay ang pinakamataas na istruktura sa kasaysayan ng tao na nagbibigay ng sulyap ng space sa mga trainees. Nang makasakay sila, mabilis itong umakyat kaya marami sa kanila ang nahimatay sa daan. Sa pagdaan ng mga araw, sinanay sila sa iba't ibang bagay tulad ng hand-to-hand combat, paggamit ng baril, at madalas na biyahe sa elevator hanggang sa hindi na sila mahimatay. Isinailalim din sila sa medikal na pagsusuri at ehersisyo upang matiyak na sila ay nasa pinakamaayos na pisikal na kondisyon. Sa panahon ng kanilang pagsasanay, sina Liu at Han ay nagkaroon ng magandang ugnayan at naging malapit sa isa't isa. Isang araw, sinuhulan niya ang mga gwardya ng ilang pakete ng sigarilyo para payagan siyang magdala ng bouquet ng bulaklak sa loob ng base. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Han, ngunit humantong ito sa awkward na sandali habang pinapanood sila ng lahat. Sa parehong araw, isang bagong hanay ng mga trainees ang dumating sa base at sumali sa naunang pangkat sa space elevator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng mga drone ay nagsimulang lumipad ng kusa at natuklasan ng mga inhinyero na ang kanilang sistema ay nahak. Dinagtagal, ang mga drone ay nagpaputok sa base, kaya napilitan ang mga gwardya na magpaputok pabalik sa sariling teknolohiya bilang pagtatanggol. Nagdeploy ang UEG ng ilang fighter plane para ibagsak ang mga nahak na drone, ngunit ayaw silang tutukan ng mga eroplano dahil ang nadedetect nito ay mga kaalyado. Samantala, ang mga trainees kabilang sina Liu at Han ay nakulong sa isa sa mga space elevator na umaakyat bago ang schedule. Dito, ibinunyag na ang mga bagong trainees ay walang iba kundi ang mga highly trained infiltrators, na agad na sinimulang nakawin ang mga ID ng mga dating trainees. Dinagtagal, ginamit ni Liu ang salamin niya para masunog ng araw ang lock screen, dahilan para bumukas ang pinto. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang mga infiltrator ng isa-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, inabutan siya ni Han ng mekanikal na braso at gamit ito, pinatumba niya ang lahat ng nanghihimasok. Bumalik sa base, dinala ng mga siyentipiko ang 550C, ang pinakabagong intelligent na quantum computer, na sa wakas ay nahadlangan ang panghaha. Gayunpaman, huli na dahil ang mga hijacker ay matagumpay na nakapaglagay ng missile sa elevator. Bilang resulta, ang tuktok ng space elevator at ang Ark Space Station ay kritikal na nasira at bumagsak sa Earth. Nagresulta ito ng pinsala sa base na hindi na maaayos. Sa sandaling ito, tumalon si Liu sa ulo ni Han at hinarangan siya sa anumang pinsala.
Sa resulta ng kaganapang ito, ang base ay inilikas, habang ang ulat ng balita ay nagpapatunay sa pagkawala ng mahigit sa 3,000 buhay. Tumindi ang kaguluhan sa mga sumunod na linggo dahil sa lahat ng pagkamatay at pagkaubos ng resources. Patuloy na iginigiit ng publiko na muling ibalik ang DLP. Dahil sa pag-ataking ito, maraming mga bansang nagtatrabaho sa pilot program ang huminto, at iniwan ng China na mag-isang tapusin ang pagtatayo ng Lunar at Earth Engine. Inutusan ni Joe ang kanyang assistant na ihatid ang talumpating inihanda niya, na humihimok ng pananampalataya sa proyekto, habang nakikipag-usap siya sa ambassador ng Amerika upang kumbinsihin siya na bigyan sila ng pagkakataon. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa buwan, kung saan ang programa ng Pilot Lunar Exile ay isinasagawa. Doon, isang computer engineer na nagngangalang Tuhenge Yu ang nagising mula sa kanyang hibernation pod at nagpatuloy upang suriin ang system. Nag-set up din siya ng quantum computer na tinatawag na AI-550A na nagbigay daan sa kanya na mapanood ang video ng yumaong anak na babae, si Yaya, na naitala 5 taon na ang nakakaraan. Nagawa ni Hengge Yu, na dating nauugnay sa DLP, na itala at ilagay ang kamalayan ng kanyang anak sa hard drive, kasama ang mentor at pinuno ng proyekto na si Ma Zhao. Ang hangarin ni Hengge Yu ay gawing kumpletong AI form ang maikling video clip ni Yaya. Para dito, pinili niyang gamitin ang mas bagong 550C ngunit tahasan itong tinanggihan ni Zhao. Pagkatapos, ginawa ng dalawa ang unang pagsubok ng 550C sa pamamagitan ng pag-activate sa bawat sektor ng base. Habang hinihintay nila ang computer na gawin ang gawain nito, binigay ni Zhao kay Hengge Yu ang digital copy ng kanyang isip na kinumpiska ng kumpanya noong ipinagbawal nila ang DLP. Ipinaliwanag ni Zhao na nasa kanya kung gusto niya itong sirain o hindi. Makalipas ang ilang sandali, na-detect ng system ang paparating na solar storm, kaya napilitan ng lahat ng manggagawa na magmadaling bumalik sa base. Minaneho nila ang kanilang sasakyan ng mabilis hanggat kaya nila at nagawang makapasok sa base ilang sandali bago tumama ang bagyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang AI-550C ay nasira sa prosesong ito. Dahil kailangan nila ng quantum computer para ilunsad ang proyekto, nag-alok si Hengge Yu na gamitin ang kanyang 550A bilang kapalit, hiniling niya kay Zhao na isali siya sa lahat ng future developments ng 550 series, umaasa na magkakaroon siya ng pagkakataong mabigyan ng kumpletong buhay si Yaya. Sa sandaling pumayag si Zhao, inilipat ni Hengge Yu ang recording ng kamalayan ng kanyang anak sa disk bago ibinigay ang kanyang AI computer. Pagkalipas ng 3 araw, sinubukan ng team ang makina, at pagkatapos ng ilang sandali ng tensyon, natuwa sila nang masaksihan ang bahagyang angular na paglipat ng buwan. Ito ay nagpapatunay na sa loob ng 20 taon ay ganap nilang maitutulak ang buwan palayo. Ang tagumpay ay nagpanumbalik sa pananampalataya ng mga tao sa proyekto. Pagkalipas ng ilang buwan, muli silang nagsagawa ng isa pang pagsubok sa makina, at sa pagkakataong ito sa Earth. Sa una, ang lahat ng screen ay naging itim at iniisip ng mga tao na ito ay nabigo, ngunit biglang yumanig ang lupa, at may maliwanag na sinag ang nagmula sa base ng astronaut. Hindi nagtagal, kinumpirma ng mga siyentipiko ng UEG ang angular na paggalaw ng Earth, na nagdulot ng napakalaking kagalakan sa mga tao. Pagkatapos ng matagumpay na pagsubok ng parehong lunar engine, pumayag ang UEG na isulong ang Moving Mountain Project. Habang umuusad ang misyon, opisyal itong pinalitan ng pangalan bilang The Wandering Earth. Sa sumunod na 14 taon, nakagawa sila ng higit sa 7,000 engine, kabilang ang torque engine na nagpapabagal sa pag-ikot ng Earth, at ginawa itong 60 oras bawat araw. Higit pa rito, ang mga lungsod sa ilalim ng lupa ay itinayo sa ilalim ng bawat makina upang magbigay ng tirahan sa mga ordinaryong mamamayan para sa inaasahang 2,500 taong interstellar na paglalakbay. Gayunpaman, mayroon ding pinag-uusapan tungkol sa plano kung saan 50% lamang ng populasyon ng mundo ang maaaring makakuha ng pwesto sa mga underground na lungsod, at ang mga kinakailangan para makakuha ng pass ay medyo hindi makatarungan. Sa paglipas ng panahon, ang krisis sa solar ay lalong lumalapit, na pinatunayan ng spike sa solar radiation. Ang lahat ng uri ng sakuna sa panahon ay tumama sa planeta tulad ng baha. Bukod dito, ang mga tao ay dumaranas din ng tumataas na mga kaso ng kanser dahil sa solar radiation. Sa kabilang banda, ikinasal na si Liu kay Han, at mayroon na silang anak na lalaki na pinangalan ng Chi. Tulad ng ibang tao, nag-aalala rin sila sa pagkuha ng pass para sa mga underground na lungsod.
Ang masaklap pa, si Han ay na-diagnose na may cancer. Samantala, hindi tumitigil si Hengayo sa paggawa sa AI form ni Yaya, habang tumutulong din sa pagbuo ng pinakabago at pinaka-advanced na 550 series iteration na tinatawag na 550W. Isang araw, si Liu, na nakakuha na ngayon ng rango ng major, ay ipinatawag para sa panayam upang matukoy kung karapat-dapat siya sa pass. Ang panayam ay isinagawa ng offline na AI-equipped 550W na kinikilala ang mga kahangahangang kakayahan ni Liu, ngunit nagmungkahi na manatili siya sa Earth upang pangalagaan ang kanyang pamilya. Sa kabila nito, si Liu ay gumawa ng matigas na desisyon na makakuha ng pass dahil ito ang tanging paraan upang dalhin ang kanyang anak sa mga lungsod sa ilalim ng lupa. Ang mga siyentipiko na namamahala sa proyekto ay nanood ng panayam mula sa kabilang silid, at ang pagmamahal ni Liu sa kanyang anak ay nagpaalala kay Hengayo sa kanyang anak. Iminungkahi din ng AI na mas mabuting huwag niyang ipilit na makakuha ng pass ang asawa ni Liu, na hinulaan ang kanyang pagpanaw sa loob ng 83 araw. Sa kasamaang palad, ikinagalit ito ni Liu at sinigawan ang mga siyentipiko na nagresulta sa pagbagsak niya sa pagsusulit. Nang maglaon, gumugol siya ng oras kasama si Han, na ngayon ay nasa ospital. Habang nag-uusap sila, ipinahayag ni Han ang kanyang pagnanais na makita ang kanyang bayan sa huling pagkakataon. Nang marinig ito, nag-ayos si Liu ng jet plane mula sa isang kasamahan at dinala siya sa kanyang bayan. Pagkatapos ng ilang sandali ng masayang paglipad, dumaong sila sa Shanghai, na ngayon ay nagyeyelong wasteland. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa mga bituin, sinabi ni Han na pagdating ng panahon, gusto niyang mamatay ng may dignidad at hindi sa bungkos ng mga wire at tubo na nakakonekta sa kanya. Samantala, sa base, si Hengayo, na naimpluwensyahan ng reaksyon ni Liu Picheng, ay nagpa siya na i-upload ang naitalang kamalayan ni Yaya sa 550W supercomputer. Bilang resulta, sa wakas ay nagsimulang makipag-usap sa kanya si Yaya, na nagpaiyak sa kanya ng matindi. Gayunpaman, pagkatapos mismo ng pag-upload, ang lunar engine ay nakaranas ng pagka-overload, na nagresulta sa pagsabog na nagtulak sa buwan at nanganganib na bumangga sa Earth. Pagkatapos ay gumamit ng taser ang mga gwardya para patumbahin si Hengayo at arestuhin dahil sa paglabag niya sa batas. Si Joe ay malapit sa karagatan nang mangyari ito. Bilang resulta ng pagsabog, lumaki ang tsunami at tumama sa lupa. Nang makita ang paparating na panganib, naglabas siya ng emergency alert sa mga pinuno sa buong mundo. Inabisuhan din si Liu tungkol sa emergency na ito at ipinatawag siya pabalik sa tungkulin. Samantala, ginamit ng UEG ang kanilang 550W supercomputers upang maiwasan ang panganib ngunit walang epekto. Bilang resulta, ginamit nila ang pagbubukas ng mga lungsod sa ilalim ng lupa upang makapasok ang mga tao. Bago umalis si Liu para sa misyon, namatay si Han sa kanyang sakit at ang kanilang anak ay dinala ng kanyang lolo sa underground na lungsod. Pagkatapos, nakipag-usap si Joe sa UEG, humihingi ng kanilang suporta para sa kanyang emergency plan. Gusto niyang pasabugin ang lahat ng mga nuclear weapon ng Earth sa buwan para mag-udyok ng pagsasanib ng nuclear sa loob nito, nahahantong sa pagsabog. Walang gobyerno ang nagpahayag kung gaano karaming mga nuclear weapon ang mayroon sila noon sa kanilang arsenal dahil ito ay kumpidensyal, ngunit sa unang pagkakataon sa kasaysayan, hindi ito mahalaga. Kumbinsido sa kanyang plano, lahat ay sumang-ayon na ibigay ang mayroon sila upang iligtas ang mundo. Sa ibang lugar, binisita ni Zhao ang nakakulong na si Hengayo para sabihin sa kanya na malapit na nilang i-activate ang mga makina ng Earth, kaya kailangan nilang i-activate muli ang pandaigdigang internet para bigyang daan ang coordinated detonation control. Ang isa sa mga server ay nakalubog na ngayon sa ilalim ng tubig, at gusto ni Zhao na si Hengayo ang umayos nito. Nang subukan ng huli na tumanggi, binlockmail siya ni Zhao gamit ang disk na may digital consciousness ni Yaya. Dahil sa lunar debris na bumuo ng asteroid belt sa paligid ng buwan, ang pinakamahusay na mga piloto ay pinili upang maghatid ng mga nuclear weapon, kabilang si Liu. Magkakasabay na ipinadala ang tatlong koponan upang ma-recover ang nawawalang internet server na matatagpuan sa Beijing, Tokyo, at Dallas. Hindi nagtagal, umalis ang napiling mga piloto patungo sa buwan, sinusubukan ang kanilang makakaya na iwasan ang mga paparating na asteroid sa kanilang daan. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang ilang mga shuttle ay natamaan, na naging sanhi upang mag-crash ang mga ito. Ito ay humantong sa koponan na mawala ng 200 nuclear warhead, at mayroon na lamang silang 180 para sa pagpapasabog.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang shuttle ni Liu ay tumama din sa isang asteroid at bumagsak sa ibabaw ng buwan. Agad na hinanap ng mga nakaligtas ang tape para ayusin ang kanilang mga helmet upang mapanatili ang oxygen at malagyan ng benda ang anumang sugat. Kasunod nito, nagpa siya silang ihatid ang natitirang mga nuclear warhead ng naglalakad. Si Liu, na inuuna ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan, ay gumamit ng inabandunang lander upang ibalik sila sa base habang siya ay nanatili sa likod upang iset up ang mga nuclear warhead. Bumalik sa Earth, nakarating ang tatlong koponan sa mga lokasyon ng server at sumisid sa ilalim ng tubig. Gamit ang mga drone at espesyal na kagamitan, ang koponan ni Heng Gayo sa Beijing ay nakakuha ng access sa server room. Doon, agad nilang sinimula ng kinakailangang hakbang upang maibalik ang internet. Sa panahong ito, ang mga lunar debris ay nagsimulang tumama sa Earth, na ang isa ay direktang tumama sa data center ng Beijing at bumaha sa loob. Ang impact ay nagdulot ng pagkahulog ng makapal na wire sa binti ni Zhao at natrap siya doon. Agad niyang tinawag si Heng Gayo para humingi ng tulong, ngunit dahil sa nakalock na pinto ay hindi makapasok ang huli. Sa huli, gumawa si Zhao ng matapang na hakbang, ibinigay niya ang password key kay Heng Gayo at inutusan siyang umalis. Ang mga debris ay nagdulot ng kalituhan, sinisira ang mga lungsod sa buong mundo, at humantong sa pagpapanik habang ang mga tao ay nagmamadali patungo sa mga underground na lungsod. Sa UEG, nalaman ni Joe na hindi nila mapapasabog ang lahat ng warhead ng sabay-sabay dahil sa magkakaibang modelo, ang ilan ay nangangailangan pa ng 712 oras. Bilang resulta nito, malapit nang mawala ng pag-asa si Joe nang makaisip ang isa sa kanyang mga tauhan ng solusyon, ang pagpapadala ng mas maraming astronaut sa buwan upang manumanong i-trigger ang mga warhead. Gayunpaman, ito ay isang one-way ticket dahil kailangan nilang ialay ang sariling buhay para dito. Kasunod nito, tinipon ni Joe ang lahat ng kanyang mga astronaut at ipinahayag na ito lang ang tanging opsyon. Sa kabila ng panganib, lahat ng matatapang na astronaut ay nagboluntaryong pumunta. Kasabay nito, sinabi ng isang nakatatandang astronaut na dapat nilang gawin ito at iwanan ang mga mas nakakabata upang pangalagaan ang hinaharap. Sa desisyong ito, 300 astronaut na lampas sa edad na 50 ang sumakay sa mga shuttle at pumunta sa buwan. Sa buwan, kinumpleto ni Liu ang pag-setup ng warhead ngunit nagulat nang makita ang mga karagdagang dumarating na astronaut. Nakalulungkot, hindi niya magawang makipag-usap sa kanila dahil nasira ang kanyang communicator. Bilang mas nakababatang astronaut, ibinalik siya sa Earth sa pamamagitan ng spacecraft. Kinumpirma ng UEG na ang server ng Tokyo at Dallas ay bumalik sa online, ngunit hindi ang Beijing. Lumalabas na nahihirapan si Heng Gayo sa pagkonekta ng susi sa computer habang napupuno rin ng tubig ang silid. Napagtanto na hindi na siya magtatagal bago malunod, nag-upload siya ng kopya ng kanyang naitalang kamalayan sa network. Sabay-sabay, pinasabog ng mga astronaut sa buwan ang lahat ng warhead, sa wakas ay sumabog ang buwan at nakaiwas sa banggaan. Gayunpaman, higit pang mga debris ang dumarating patungo sa Earth, na nangangailangan ng mabilis na pagkilos ng mga siyentipiko upang itulak ang planeta. Samantala, napuno ng tubig ang buong silid, dahilan upang malunod si Heng Gayo hanggang sa mamatay. Dahil napagtanto na nabigo ang kanilang misyon, naglabas ang UEG ng huling mensahe na goodbye, na nagudyok ng malawakang pagkataranta. Gayunpaman, nalaman natin na hindi pa tapos ang misyon dahil nag-activate ang digital mind ni Heng Gayo sa loob ng computer. Nagkita ito muli at ang kanyang anak, at magkasama nilang itinuloy ang trabaho sa pag-activate ng server. Nagawa nilang i-activate ito sa huling sandali, at inilayo ang Earth mula sa daanan ng lunar debris. Nakahinga ng maluwag ang lahat at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay habang humihina ang tubig. Ang eksena ay sumulong sa 7 taon sa hinaharap, na naglalarawan na ang Earth ay bumalik sa 24 na oras na sistema nito. Nagretiro na si Joe, kasama ang kanyang assistant na namumuno sa UEG. Ngayon, ang Wandering Earth Project ay opisyal na tumulak sa susunod nitong paglalakbay na naglalayon sa Jupiter. Ang plano ay nangangailangan ng paggamit ng pangwakas na pagsulong mula sa Jupiter para tuluyang maitulak ang Earth palabas ng solar system. Ang isang istasyon ng kalawakan ay itinatag upang suriin at kontrolin ang mga makina, kung saan si Liu ang namamahala. Sa isang mid-credit scene, ang digital self ni Heng Gayo ay tinutugunan ng AI 550W, na ngayon ay tinatawag na pangalang MOS. Ibinunyag ng supercomputer na ang papel nito ay sirain ang mga makina ng buwan na nagsagawa ng maraming pag-atake ng hack sa nakaraan.
Sinabi rin ng Moss na ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang sibilisasyon ng tao ay sa pamamagitan ng pagsira sa sangkatauhan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.